Pag sinabi ko sa Angeles City, dito po ang maraming masasarap na pagkain. Matitikman nyo, mura na, masarap pa, malasa kasi siya. Mahilig ka ba sa mga lutong baryo na pangpiestahan at may sari-saring ulam? Batsa-batsang lutong bahay na talaga namang nakakapanlaway ang laging bidan. Ito sa isang mini karinderyang matatagpuan dito sa culinary capital of the Philippines, Angeles City. Emilia Aguarin, ang may-ari ng batsa-batsang lutong ulam dito sa Barangay Santa Teresita, Angeles City. Nag-start itong business ko since 1989. Malit lang siya. Luto ng nanay ko yun na pinatinitinda ko. At di nagtagal, ayaw na niya. Eh sayang naman, kahit malit lang, konti-konti, mga 1 kilo lang yun. At 3 piraso lang siya, 30 putahe. Pinagpatuloy ko kasi nga sayang, kasi nagtitinda naman ako noon sa sari-sari store na maliit din. Nung una, talagang palanggan lang siya ng maliit. Ngayon, nung nagtagal, talagang naging batsa na siya dahil hindi nabibiro ang dami niya eh. Ngayon, nagpatuloy siyang lumalaki. Hanggang yun nga, yun nakita niyo yung mga batsa. Punong-puno yan, ilang putahe. Ayun, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin siyang batsa. Nagsimula sa isang maliit na kusina, unti-unting lumago, dumagdag at dumami ang kanilang tinda. At kung nooy nakalagay lang ang ulam sa maliliit na palanggana, sa dami ng customers ay kinailangan na nilang itong mas lakihan pa. Kaya dito na nagsimula ang literal na paggamit ng mga batsa-batsa. Hindi lang pala sa labada pwedeng gamitin, kasyang-kasya din dito ang sari-saring pagkain. Talaga namang nakakapanlaway kapag usapang lutong bahay. Pero sa dami ng mga putahing niluluto ni nanay dito, ano-ano nga ba ang mga bestseller na laging ino-order at paborito? Yung pinaka-bestseller namin dito, yung mga beef namin, mura lang beta namin. Tapos yung pinaka-bestseller pa, yung nakilala talaga siya, yung lechong kawali. Tapos yung mga sisig namin, yung talong yan, talagang araw-araw hindi pwedeng wala. Sa tingin ko, dahil mura na, masarap pa, malasa kasi siya. Mga luto namin, binabalik-balikan talaga ng mga customer. Dahil nga nasubukan nila affordable na, malasa pa yung tinda namin. Ang mga nakakatulong sa akin na may girito talaga yung 2 anak ko. Saka nakita niyo mga kasama. Pero sa pagluluto, kami lang talaga. Walang iba, silang tinuruan kong gusto. Kasi hindi ko nakakayanin patagal eh. Kailangan na nilang matuto. Sila rin nga mag-mamay-ari nito. Darating ang araw, siyempre tumatanda ako. Beef lengua o dila ng baka na may kasamang creamy na sarsa, ginisang crispy version ng lechon kawaling sisig na may puting sibuyas, may higit 20 pa lang po tayong niluluto dito araw-araw sa tulong na kanyang mga anak. Pero sa dami nito at sa mahal na mga bilihin sa palengking ngayon, napapanatili pa rin ba natin ang sarap at murang presyo ng mga ulam dito? Kahit na nananatiling mataas ang bilihin, ang mga presyo namin, ganun pa rin. Yung beef namin, 80 pa rin. Yung kawali namin, 80 pa rin. Yung sisig namin, binaba ko pa, 75 na lang. Yung gulay, 25. Lahat affordable. Yung mga authentic na lutong Kapampangan po, nandito sa amin. Yung kaldereta, sisig, yung kawali, beef lengua, at marami pa pong ibang pagpipilian. Mga kab, punta na po kayo dito sa Batsa-Batsang Ulam, located po dito sa Angeles City, Santa Teresita. Open po kami 6 to 7, meron na pong luto na kukumpleto po siya bandang 10 o'clock. Kumpleto na po, marami ng pagpipilian. Hanggang 4 p.m. po, nakabukas po kami. Mula Lunes po hanggang Sunday. Talaga po, manyaman, Kenny. Maanta na mga kabs! Kain na mga kabs! Welcome to Angeles City, ang culinary capital of the Philippines. Andito na naman tayo, Tol. Ang sarap na pagkain na naman yung naghihintay sa atin. Eh, siyempre, karinderya hunter tayo. Oo. Mga kabs, nasa harap natin, iba't ibang putaheng niluluto dito sa batsa-batsang ulam. Pero unahan na natin sila, ha? Wala pong dining dito. Oo nga po pala. Ang batsa-batsa ulam dito, Santa Teresita, Angeles City, ay puro take-out lamang at napagbigyan lang tayo ni nanay. Oo, oh, kasi sabi ko, gutom na po ako, Nay. Meron lang pong isang kondisyon, kami po ang mag-uugas dito pagkatapos. Siya lang. So, meron tayo dito ang sisig, menudo, meron din silang lechon kawali, at kumuha din tayo dyan ng spare ribs caldereta, beef lengua, napaka-creamy ng dating. Oo. Oh. Ano naman ito nandito? Langka naman yan, Tol. Oo. Oh. Ako, unahan ko yan ng menudo. Mamaya na ako magkakanin. Hindi, mamaya na din ako magkakanin. Akala ko, magkakanin ka na eh. Bumukas ka na ng kanin. Oo, eh, gutom talaga ako, Tol. Ayan, eto, langka. Cheers, mga kam! Cheers!
Yun yung in-expect natin sa menudo. Marinated yung karne. Pag unang kagat mo, sasabog yung lasa ng marinate yung karne. Ako naman, binigla ako nitong lang. Sobrang, ano tol, malasang malasa. Yung texture niya, alam mo yung saktong mantika lang sa bibig. Tingnan mo yung lips ko tol, medyo basa pa. Ay, oo nga. Di ba tol? Para makikipag-gift ka. Uy, hindi naman. Ano mo isipin ganun? Kanin namin, nakabalot na. Umiram kami ng mga plato. Excited ako dun sa sabi ni nanay na bestseller nila. Kukuha ko dito nung beef lengua. Yeah. So, lengua, meron na siyang kasamang mais, tas dilato ng baka, beef lengua. Yan naman yung spare ribs caldereta. Spare ribs caldereta. Cheers! Cheers! Takto yung pagkaka-creamy niya. Masarap siya. Combine, tas nakakagat mo yung mga mais. Bagay. Ang sarap sa bibig ng anghang. Merong malambing na anghang itong... Ah, may anghang ba yan? Oo, tol. Malambing na malambing. Gano kalambing? Hindi naman ito kambing. Ano, may feeling nga ito. Ayan, oh. Yan, mga kapatid. Ito, maliit na ito. May konti, nakakagana sa ano kung manghang. Pero siyempre, hindi naman lahat may ilig sa mga... Oo naman. Pero sakto siya. Sarap. Tignan natin yung sisig. Ito ang hindi nawawala, mga kapatid. Oh. Dating sa Angela City, Pampangan. May kanya-kanya ng version. Tignan mo ito. Kaibahan lang kasi niyan, medyo sinutay ang sisig nila dito. Hindi ko kayang magkutsara talaga tol ng ano eh. Hindi na nagpanggap. Kamusta naman ang sisig nila to? Ngayon mong talaga ako nausap. Doon ka rin gumula muna. Ito, ipapind out ko na lang. Ako na mismo titigil. Ikaw nga, tumigil. Malutong. Fried version yata to. Tsaka ano, sisig na pang mayaman. Ang daming sibuyas. Saan-saan mo yung margarine? So sabi nga, sauteed version to. Panalasaan mo talaga yung margarine. May iba-ibang type naman kasi ng sisig dito sa akin na sisig, no? Meron yung inihaw, tapos hindi na ginisaw, hindi na sinisling. Meron din yung inihaw din siya, pero sinisling. Meron din yung fried version. Yun naman ang meron dito. Isa sa mga best-seller daw nila nanay, yung lechong kawali. Tikman muna natin siya ng walang sausawan. Cheers! Medyo nig. Ano itong? Wala akong masabi. Parang kinakabahan ako. Ayan naman. Ang sarap, no? Parang may alat yung balat niya. May pampalasa. Nakakwento ako si nanay kanina eh. Hanggang gabi daw, malutong niya. Ganun kalupit yung itong kawali dito? Oo. Uh-huh. Hindi dapat mag-take out tayo niyan. Para meron tayong ano, uulamin mamayang gabi. Ayan, mamayang gabi. Sarap siyang isang susuba. Cheers. Itong talaga. Mm-hmm. Ibig mo sabihin, hanggang alas 7 ng gabi, malutong ka? Hanggang 11:59 yung gabi. Konti na lang. Hindi ka sure. Sa Batsa-Batsa, mga Cubs pala, no? Meron sa nang mahigit na penteng putahe. Dami. Nag-umpisa siya sa parang maliliit lang nalalagyan, naging medyo malaki, naging palanggana. Tapos kalauna, nung lumaki pa rin lumaki, talagang literal na malaki na Batsa, from palanggana to Batsa. Ang isa sa kanya to ako, narinig yung kwento ni nanay kanina. Parang pinamana yata sa kanya to ng nanay niya. Mm-hmm. Tapos ngayon naman, ang mga katuwang niya rito sa kainan, yung mga anak niya rin. Tama. Salin-salin lang. Generation to generation, ang nangyari dito sa Batsa-Batsa, hanggang ngayon, open pa rin, standing since 1989. Pag sinabi kasing Angel City, medyo may karamihan talaga ang karinderya dito. Marami din sila. Halos magkakatabi nga lang yan. Kapansin nyo sa mga pinunta namin, tulad niya ni Bea, medyo malapit lang din dito. So pag dumating kayo dito, talaga matatakam kayo kasi bumuhat sa inyo, maraming ulam talaga eh. Hindi pa lang dito, lalaki. Batsa-batsang ulam. Tsaka maganda tol, parang yung mga may-ari ng mga kainan dito sa Angel City, magkakaibigan, magkakakilala. Oh, parang so, ano, united, no? Parang pare-parehas yan na ang gusto nila, umangat lahat ng mga nagtitinda ng pagkain dito. May kanya-kanya nga lang silang style at specialty. Wala ka lang kanin pala. Ang bilis naman ito. Ang bilis ng serving, tol. Itong ginagawa namin sa kasalukuyan, mga kas, parang brunch na ito eh. Breakfast ka lang. Alam nga ni lunch na kasi at maya-maya lang idarating na mga suki. Sa mga gusto mong pumunta dito, lagay ko na webbase naman ito, nag-google map. Sa mga taga Pampanga, ito po yung papunta ng Pampang. Kung galing kayo sa rotonda ng Marisol, pasok pa lang dito dun sa may Santa Teresita. Dire-diretso, tapos na sa kanan na. Sa sarap ng mga ulam na natikman natin ngayon dito. Masasabi natin na, hindi basta-basta ang batsa-batsa ni nanay.
Maganda, maganda, maganda. Oo, hindi basta-basta yan. Ayan. Attendance check, mga kaps, dito ko na ilalagay. Ito, aga naman. Hindi na dun sa dulo. Oh. Kasi yung pag-aminsan, dadayain na rin na punta sa dulo. Para may panggulat. Dito na lang, oh, para panggulat. Paano yun? Hindi basta-basta, ang batsa-batsa ni nanay. Maganda, maganda. Maganda, maganda. Parang ano, rhyming. Yeah. Nakakatuwa yung mga ganitong putahe. Ako kadalasan, personally, kumakain ako ng mga ganitong putahe pag birthday ko. Ah, kasi panghandaan. Oo, panghandaan. Pero sa murang halaga lang, mga kab, pag kumain ka rito, feeling mo birthday mo. Uy, naktamon nakapula ako. Feeling ko wala sa birthday ko. Pero hindi, totoo naman. Belated happy birthday yun. Pag na-upload ito, belated. Tumakang. Kunin natin yung upload, advance. Walang sumakso eh. Para ko si Herman Moreno, ano, madplong ang birthday eh. Pero ganun talaga ang pakiramdam, mga kabs. Yung parang, kumbaga eh, sa murang alaga lang, makakain ka ng mga special na ulam na akala mo may special occasion. Totoo, mga kabs. Kasi yung gulay nila dito, 25 pesos lang. So kung, mao si Gandhi ka o kaya nagtatrabaho ka at gusto mo makatipid, healthy pa, gulay yung kunin mo, 25 pesos lang. Mm-hmm. Medyo nakakabutog talaga ito, ha? Kasi unang tingin mo pa lang, kahit gutom na gutom kami, hirap nyo itong ba? Pero dahil nga masarap talaga siya at nakakabusog siya, iiwanan natin ito ng medyo malaki-laking sticker. Yaman-yaman, Jenny. Yeah. Muli nga pala, gusto natin magpasalamat kay Nanay Emilia at sa mga anak niya na talagang inassist tayo dito. Kasi wala naman nga, ulitin ko, wala naman nga talagang dine-in dito. Binigyan nila tayo ng space, ng table, pinahiram ng mga utensils, ng mga kutsara, tinidor at plato para makain tayo dito. Pero again, kung gusto nyo subukan, mga kaps, take out dun sa labas. May window dun na pwede kang order. Bubuksan lang yan ang pinta. Sliding eh. Mm. Itong mga oras na to eh, ang dami na umu-order dun sa bintana. So yung ibang information, iwan natin dyan sa box na description. Yeah. Para lang mag-rhyme. Mm. Inuna ko yung box. Ganito na muna. Paala muna tayo. So hanggang tabuli mga kaps, ito ang Think Out TV 2023 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag na huwag nyong kakalimutan at lagi nyong tatandaan. Rule number 2, ikaw masarap na Mountain Dew. Uy, rhyme na naman. Cheers! Suki na mga karinderya. Yeah. Suki na team ka na CB. Mountain Dew. Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Woo! Bye-bye! Bahala ka dyan. Sarap ko. Yung uli nating vlog, pag sabi ko ng face out, wala na. Ha? Ito kakain pa. Kakain pa? Kakain pa tayo. Mm-hmm. Hindi kasi nagugutom na sila eh. Yung mga na sila. Ayan, galing na naman si Jumbo. Mm-hmm. Kaya mo lang yan. Basher yan eh. Mm-hmm. Ay, credit nga pala. Thank you kay Kuya na yung doon. Binabantayan din tayo. Kasi susugurin tayo ng aso. Binabantayan din yung aso. Kakayate. Na ayaw umarap sa camera talaga kanina. Ate! Yeah! Kaya pala, apat na beses mong tatawagin. Bonus clip na tayo? Bonus clip na doon? Parang dito rin nangyari yun ah. Para makita na nila. Takpa mo na! Four, three, two, go! Mga tara mga ka! Kain na mga ka! Welcome to Avila City, ang culinary capital of the earth. Sa mga oras na ito, mga kaps, mag-uumpisa pa lang kami kumain. Kanina pa kami excited ni Mayor. Ano ba nangyari? Ba't di tayo natuloy? Puro cut eh. Puro cut. Paano ito? Ayan. Hindi nagpapalit ng baterya. Kain na lang kain. Yan, mga kaps. Okay. Kami gutom, na pinipigil lang namin. Magsasabi-sabi lang muna kami dito. Game! Ipatay ko muna, mga kaps. Ayan ah, busy-busy na si Nanay. Nay, thank you ulit, Nay. Thank you po. Thank you po king pamag ayo kayo ni pamag tanggap. Pamayad na kayo po pala. Hi guys, nandito tayo ngayon upang mag-shoutout muli sa Mountain Dew. Mountain Dew! Mountain Dew, baka naman. Yung ano, yung mga ibang soft drinks. Wala yun. Hindi ako minom nun. Oh, ano lang? Hindi, alam mo, sa totoo lang. Ano? Naduduwal ako pagka... Oh? Ano lang? Saan ka lang gamay? Saan lang gamay yung... Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain Dew lang. Mountain Dew. Mountain Dew. Baka naman. Limang tarak lang. Kahit isang case lang, okay na ako. Pang simulang negosyo lang. Kaya naman pala kanina pa naghihintay si Jabo kumain, mga kaps. Dito sa bonus clip niya, babanatan itong Jumbo na manok. Tingnan nyo naman, oh. Pwede ito lang yun. Quarter halos na malaki.
Boy, tabi mo yung kamay mo. Tabi mo yung kamay mo para makita yung ayaw, oh, kita mo gaano kalaki yan. Halos isang dangkal. Ako nga pala si Jumbo, ah. Oh, Jumbo yan, ha? Jumbo na yan, ha? Jumbo yan. Ay, nasipat ko kasi kanina to. Pero na nabang ano, kasi 85 pesos lang. 85 lang yan? Yama. Hindi siya natang 85. Latang ano siya? Latang mura sa 85. Latang ano siya? Latang 150. Stop. Nakita ko kanina kasi nakababad yun eh. So, na-brine na siya maayos. Okay, nakita mo lang ba? Nakababad. Nakita ko pa kayo ito. Matapun pa yan. Kawawa. Hindi, fresh na fresh. Fresh na fresh. Ngayon, kahiran na. Kain na po yung mga nasa likod ng camera. Sarap. Oh, ikaw, kumain ka na rin. Hindi naman yan, kumain ka na. Kumain ka na. Mga kaps, tinamaan yung paan ng kasama natin si Jumbo. Kasi kain ng laman loob eh. Kaya yung nakikita nyo pong paglalakad niya, tama po yan ng laman loob. Naipon. Mahilig ka kasi sa laman loob. Sumba soyon po? Tsaka samgyupsal. Tsaka munggo. Dito nga po pala yung batsa-batsa. Dun sa likod namin. Wala nga lang parking masyado dito sa harap nila, kaya nagpark kami doon banta sa dulo.